Yun, magandang araw mga repa. So for today's video ay meron lang po akong ibabahagi sa inyo na kunting kaalaman dito po sa ating isang project. So ito po yung ginawa nating machine para sa charcoal briquette making. So ito pong ating extruder ay meron po siyang kasamang automatic cutting. Ipapakita ko sa inyo kung paano po ginair itong ating solenoid or itong ating pneumatics. Ayan. So, bago natin umpisan, pakita ko muna sa inyo kung paano siya nag-work. So, meron po tayo ditong proximity sensor. Itong sensor na ito ay magde-detect po ng object. Once na makapag-detect po siya ng object ay mag-activate po yung ating solenoid. And then, yun naman po, papasok po yung hangin tapos babagsak po or magka-cut itong ating cylinder. So, ganito po siya nag-function. Ayan. Once na-clear po yung sensor natin, nalaglag na yung object ay tataas na po ulit or magre-retract na itong ating cylinder. So, ayun, tuturo ko po sa inyo yung wiring kung paano yung gawin. So, let's go! So, bali ito na po yung ating wiring diagram. So, meron po tayo dito ang proximity sensor, power supply, tsaka solenoid. So, ito po yung mga component na kailangan natin para dito sa ganitong setup. So yung proximity sensor po natin ay DC type, ang range po ng capacity niya ay 6 to 36 volts DC. Then ito pong gamit natin ay PNP type na normally open. So yung ganito pong sensor ay meron po yung tatlong wire. So dito po ay meron po siyang brown, black, tsaka blue. Yung brown po natin ay positive. Yung black ay signal, yung blue natin ay negative line. So ayun na, explain ko lang muna yung PNP type. So ano ba yung PNP type? So ganito po siya. Ang PNP type, yung positive natin ng linya papunta sa power supply, doon po nagko-connect or nagko-contact itong ating signal papunta po sa ating solenoid. So para lang po siyang switch na kapag nakadetect po yung ating proximity sensor, yung contact point nga ay nagko-contact po or nagko-connect dito sa positive power supply. So, ang mangyayari kapag nag-contact siya, magkakaroon po ng linya yung ating solenoid. Okay, so magkakaroon ng contact yung ating solenoid, mag-activate po yung ating valve, magpa-power po yung ating, or magkakaroon po ng pagdaloy ng hangin doon sa ating cylinder, kaya po siya mag-extend. So, meron po yung dalawang klase, PNP tsaka NPN. So, sa NPN naman, ang contact point niya ay nasa negative side. Ayan. So, kung ito yung gagamitin ay itong negative naman po ang itatap natin sa ating solenoid. So, yun. So dito, yung positive line natin ay nilagay po natin dito sa ating power supply. Yung negative line naman ng ating proximity sensor ay nilagay natin sa negative line ng power supply. Then itong solenoid, meron po yung, pag binuksan niyo po itong cap, meron po yung nakalagay na plus tsaka minus. So doon po kayo magtatap ng wire. So dito, yung positive at negative, yung negative line natin, tinap natin sa negative line ng ating battery. Yung positive line, itinap na po natin yan sa positive line or sa signal line ng ating proximity sensor. So, once na ito makadetect po ng object, itong BN tsaka BK na yan, brown line na positive tsaka black na signal ay magkocontact po. So, mabubuo po yung circuit ni solenoid. Ano mangyayari? Mag-activate po, makakapasok yung hangin, mag-extend po yung ating pneumatic cylinder. So, kapag nawala na po yung object, magdi-disconnect si brown and black, babalik po sa resting position yung ating pneumatic cylinder. So, yun, ganun lamang po siya nag-work. So, kung makabili kayo ng NPN, ayan, karagdagan lang din. Kung NPN, sensor ang mabili nyo po, yung negative line, yun po yung ilalagay nyo dito sa signal. Yun naman po ang nagko-contact naman itong signal tsaka negative. So, yun lamang po.
baliktaran lang sila. So yan po yung ating diagram. So yan, hanggang dito na lamang. I hope na itong video po natin ay makatulong po sa inyo sa pagsisetup ng inyong mga project. So maraming salamat pong muli sa inyong suporta dito sa ating channel. Bye bye!